probinsya. Gusto niyo ba na magandang trabaho? Laganap ang pag-aalok ng mga trabaho. Pero gaano nyo kakilala ang nagre-recruit sa inyo? Gaano kayo kabilis na magtiwala sa mga pangakong salita? Ang tubong Zamboanga del Sur na si Marley at ang hipag niyang si Elvi at ang anak nitong si Jopay, inalok na magtrabaho sa Cebu. Ni-recruit lang sila. Nagabantay ng anak niya. Pumayag siya, ma'am. Kasi yung laki yung sahod, ma'am. 7,000 daw a month, ma'am. Pero hindi na nila nagawa pang umabot ng Cebu. Sina Elvi, Marley at Jopay kasi, kasama ang apat pa nilang mga kaanak, pinagpapatay. Ang mga kuhang larawan ng mga na-recover na bangkay, viral ngayon. Luoy, parehas na may kinabuhi. Hangad lang naman daw nila ang maghanap buhay. Pero bakit ang kinahantungan nila? Hukay! Umaga nitong January 7, nung nakatanggap ng tawag ang Sapad Municipal Police Station. Bigay ng information na may mga tao na possible na inilibing doon sa hukay, doon sa Barangay Karkom. Yung lakaran doon is almost 1 hour yun. Dalawa kasing ilog yung nadaanan namin doon para makarating kami doon sa taas. Hanggang na-positive na yung nakita namin na may bagong hukay. Binungkal nila ang hukay. Mga 2 feet, kalalim yun na bago nakita yung katawan ng tao. Yung biktima natin si Pito, medyo nag-decompose na. Ang mga biktima, kinilalang sina Joselito Gaviola, ang misis nitong si Marley, kapatid ni Joselito na si Elvi, mister ni Elvi na si Epifanio Sr., at ang mga anak ni na Elvi at Epifanio Sr. na sina Jopay, Jomar, at Epifano Jr. May mga tama ng baril, yun din ang na-retrieve doon, 6 na MTCN ng caliber 45. Isa sa kanila is nakapusas, yung iba is naka-ductive tubes kamay. Ang sinapit ng mag-anak, agad ipinagbigay alam sa kanilang pamilya sa Zamboanga del Sur. Ang isa sa mga kaanak ng mga biktima, nagpaunlak ng panayam sa aming team sa kondisyong itago ang kanyang pagkakakilanlan. Kwento ni Linda, hindi niya tunay na pangalan. Sabi ko, sino ba nag-recruit sa inyo? Chatmate daw ni si Jomar. Tapos ang kailangan daw, tatlo. Si Marley, magyaya ng bata. Si Elvi sa panimalay mag. Tapos yan si Jopay, factory daw ng sabon. Umaga ng January 5. Kuya Ting, naalis na kami. Paalam daw si Marley kay Linda na babiyahe pa Pagadian City kung saan makikipagkita siya sa kanyang hipag na si Elvi. Papunta sa Cagayan, tapos doon daw sila magsakay ng aeroplano papuntang Cebu. Ingat kayo ha, yun ang sinabi ko. Kasamang umalis ni Marley papuntang Pagadian, ang mister niyang si Joselito, ang bayaw na si Epifanio Sr., at ang tatlong anak ni na Elvi na sina Jopay, Jomar, at Epifano Jr. Eh, kaya sumama si Joselito pati yung si Epifanio. Kasi mag-CAE sila. Kasi sila ang magdala ng pera pa uwi. Sinubukan ko magtawag sa kanila. Hindi ko na sila makuntak. Ano nangyari? Nung hapon na yon, umiiyak na umuwi ang isa sa mga anak ni Joselito na itago na lang natin sa pangalang Princess. Pinakita niya yung text. Wala na daw yung papa nila, mamapatay na daw. Kinabahan po ako nun ng sobrang umiyak po ako at ni-report namin yun sa pulis. At umaga ng January 7, nakumpirma na ngang may 7 bangkay na nahukay sa sityo Lapao. Hindi ko po talaga makayang tignan. Lahat po ng binuo kong pangarap para po sa mga magulang ko. Lagi ko pong dasal sa Diyos na bigyan sila ng mahabang buhay kasi gusto ko pang bumawi sa kanila. Pero po, naglaho po yun nung nalaman ko na wala na po yung mga magulang ko. Naulila ni na Joselito at Marley ang tatlo nilang mga anak. Kasi nagkakaroon sila nakasama nung January 5 na umaga. Napaalam sila sa akin. Hindi ko na sila na hindi na pala mangyari sa kanila. Hindi po namin alam kung paano po yung pag-aaral namin kasi po aside from we are not financially stable right now, hindi po rin namin kaya mentally na pagpatuloy. Pero po, tutuparin po namin yung pangarap ng mga magulang namin na makapagtapos ng pag-aaral kasi yun naman po yung purpose nila kung bakit sila gusto magtrabaho sa Cebu. Bawa na kayo! Pero sino ang pumaslang sa pamilya?
Biktima ba talaga sila ng illegal recruiter? Maybe that's one of the angles. We are on the process of more investigation. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Sapad Municipal Police Station. Possible na yung gumawa dyan ay may mga personal siran grads doon sa mga biktima. Sino ba nag-recruit sa inyo? Ka-chatmate daw ni Jomar. Pati ang kapatid ni Jomar na itago natin sa pangalang Ray, duda rin sa ka-chat ni Jomar na siyang nag-imbita raw sa mag-anak na magtrabaho sa Cebu. May nag-chat sa kapatid ko na si Jomar. Hello Jomar, baka gusto niyo ng trabaho? Naghahanap kasi ako. Nag-accept siya na sabi niya inalok niya ng trabaho. Tapos sinabi niya, nangangailangan daw sila ng babae at saka lalaki. May nanay ba raw ako at saka tatay. Sabi ni kapit ko, meron. Sige, papadalaan ko kayo ng pera para pamasahin niyo lahat. Oo, sige. Pwede ako. Sinabi niya sa mama ko, nangangailangan daw siya ng tagabantay ng anak niya. Sa hirap ng buhay, ma'am, pumayag siya, ma'am. Kasi malaki yung sahod, ma'am. 7,000 daw a month, ma'am. Sa puntong yon, kinutuban daw si Ray. Sinabi ko sa kanya na baka scam yung pupunta nila. Sabi ng kapatid ko, hindi daw scam kasi tumawag pa sa kanila. Ito po yung huling usapan namin ni Jomar na sabi niya nakarating na daw sila ng Cagayan. Tapos yung mama ko, nakasakay na daw sila ng aeroplano para pagpuntang Cebu. Biglang nag-chat siya sa akin ulit. Sabi niya nahuli daw siya. At sinabi ko sa kanya, wait ka, nahuli nga, kasama kayo lahat. Yung tatlong babae daw, sinakay ng bangka, patay na raw. Sinubukan niyang i-retrieve ang account ng nagpakilalang recruiter sa Facebook account ng kanyang kapatid. Ito po yung usapan ng kapatid ko tsaka yung babaeng nag-recruit sa kanila. Sinuha niya yung ID at tsaka yung kuha ng mama ko. Nag-send siya sa amin ng ticket tatlo sa account ng kapatid ko po, ma'am. Ito yung babae yung kachat ng kapatid ko. Pati contact number ng nagpadala ng pera, sinubukan din niyang tawagan. Hindi na makontak. Ito po yung account ng kapatid ko na palaging online, ma'am. Hindi ko lang kung sinong gumagamit. Ito po yung last message niya sa amin. Sabi niya namatay na daw sila lahat. Tapos siya lang daw ang natira. Kinulong daw siya sa isang kwarto daw, ma'am. Sabi niya po sa akin. Jomar! Nagkari kay mama! Hindi pwede! Hanggang sa lumakas ang hinala ni na Ray na ang lahat isa lang malaking setup. Yung kapatid ng papa ko, ma'am, may kabit siya kasi. Tapos namatay yun, ma'am. Nagsabi yung mga kapatid niya sa amin na lahat daw ng kapatid, papa ko, at saka yung papa ko, papatayin daw nila, ma'am. Parang ano niya sa nirecruit lang sila. Ang balak sa kalaban siguro na papatayin sila para mahulog sila sa bitag ba. We're trying to coordinate with the anti-cybercrime kung paano natin ano yung mga account na yan so that we can easily identify yung tao na kausap po. Reclusion perpetua for each count of murder that was done by these suspects. Ang mga suspect makukulong ng hindi bababa sa 20 years and one day hanggang 40 years sa bawat tao na pinasilang. So kung susumahin natin yon, para na siyang magiging life imprisonment. Ang mga sumusunod ay maaaring mga senyales na illegal ang mga trabahong iniaalok. Walang physical na address ang opisina, walang pangalan ng ahensya, nanghihingi ng placement fee. Masyadong mataas ang alok na sahod na hindi angkop sa description ng trabaho at posisyon. At ang inaalok na trabaho ay nangangako ng mabilisang pagyaman. Samantala, para na rin sa kanilang kaligtasan, sina Linda umalis na sa lugar. Natakot kasi kami, mami, kasi may nagmamaman sa amin. Lahat naman ng tulong ibibigay namin, lalo-lalo na sa security. Gusto po namin bigyan ng hustisya yung mga magulang namin kasi po wala po silang kasalanan. Pinatay po sila ng very brutal po. Makapasok agad kayo, ako bahala sa inyo. Mag-ingat sa mga nangangako ng magandang oportunidad. Dahil sa panahon ngayon, mahirap masabi kung ano ang totoo, kung ano ang isa lang palang malaking patibong. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.